pina ito ay maiba. Sa bandang huli, babalik muli sa kung saan lahat nagsimula. Anong nangyayari sa mami? Nagalit ba siya sa akin? Hindi niya matanggap na anak ni Gary. At pati na rin yung pakipagsabwatan mo sa iyong ama na ang gawang kami ng masama. Akala ko ba napatawad na niya ako? Yun din ang inakala ko. Pero inamin din niya sa akin na hindi niya may babalik ang dati niyang pagmamahal sa'yo bilang tunay na anak. Huwag mo naman ako ng biro ay nang ganyan, Junita. Pakikiusap ko sa'yo, sabihin mo naman sa akin, hindi totoo yung sinasabi mo. Malinita buhay ang anak ko. Diba? Gary, dalawa kami ng anibang buhay ang ipanganak ko siya. Pinapili ako ng doktor. Pinili ko ang anak mo. Pero mas pinalad ako mabuhay. Nung matauhan ako, hindi ko na siya nagisnan. Hindi ko na nakita yung bata. Sayang. Lalaki pa naman sana ang anak mo. Hindi ko to ginusto, Gary. Ang totoo, gusto nga kitang bigyan ng anak. Kailan ka naman yung lalaki? Tsaka pa na wala. Malas. Malas! Gary, kung pwede sana, magpapalipas muna ako ng gabi. Bukas na lang ako aalis. Gusto mo bang sundan ko na yung anak mo sa hukay? Dito, pag iniwanan mo pa akong muli, hindi mo na ako makikita pang buhay. Junita, kailangan kita. Huwag mo akong iiwan. Sa'yo, ginagabi ka ng gusto. Eh, nagbili naman ako kay Jepa eh. Kaya walang problema. Kung totoong hindi lumayo si Mara, alam mo, may hinala akong
isa lang to sa pakay niya. Kaya niya ginagawa to. Baka paraan niya lang to para tumigil siya sa pag-aaral niya. Eh, bakit niya naman gagawin yun? Tsaka alam naman nating lahat na yun lang ang pangarap niya eh. Para makaahon sa kahirapan, eh makapagtapos ng pag-aaral. Maaring si Clara rin ang dahilan. Dahil siguro sa alam niyang matalino si Mara. At baka natatakot siyang maigitan siya nito. Kaya siguro lahat ng paraan eh ginagawa niya para lalong magmukhang pulubi si Mara. Iyan ang problema sa atin eh. Puro tayo salita. Na hindi na nga tayo nakakatulong kay Mara eh. Sa pangayata tayo siya dahilan kaya lalo siyang inaapin ni Clara eh. Diba sinabi ko naman sa'yo na susundin ko na yung gustong mangyari kay Mara? Gawin mo nung madali. Kung gusto mong makatulong kay Mara, ito na ang pinakamaganda mong magagawa. Iwasan mo na si Mara ng tuluyan. Clara, kilala mo mami mo. Napaka-sensitive mo, no? Lalo na sa mga taong totoong minahal niya. Kaya nasasaktan yun kapag nakikita niya na hindi siya ginagalang. Clara, mahal ka ng mami mo. Pero kayo na mismo nagsabi, di ba? Hindi na ako mahal ng mami. Oh, dahil nga sa ginawa niyo ng itay mo. Pero Dad, nagsisisi na ako. Nangako na ako noon. Nangako na ako na hindi ko na uulitin. Pwes, pakita mo sa kanya. Ipadama mo sa kanya ang sinasabi mong pagsisisi. Patunayan mo sa kanya. Paano kung hindi ko na mabalikin dati ang pagmamahal sa akin? Paano kung hindi na rin pala ako mapatawad kaya ng itay? Wala akong magagawa kung mangyari man yun. May ginagalang ko damdamin ng mami mo. Sabi ko ang damdamin ko eh. Pagpasensyahan mo na lang ako, ha? Alam mo, Maring Susan, sa totoo lang, ang laki na nga ng ipinagbago mo. Sa tingin ko sa'yo ngayon, mas madali kang makaka-recover sa mga problema mo. Kailangan eh. Kailangan maging mas matatag ako para sa mga mahal ko sa buhay. Pero hindi siguro ako matatahimik habang hindi ko sila matatagpuan. Mare, pagtulungan natin dalawa. Bukas umaga pa lang, lumakad na tayo. Salamat, Lagrin. Pero ipaubaya mo na lang sa akin na lahat. Ang mga bata, ibibiling ko sa'yo. Kahit ano man ang mangyari, huwag mo silang pababayaan, ha? Ito na siguro ang papel ko sa buhay, Lagrin. Mangarap, mabigo, umiyak. Maghanap. Sanay na ako. Nakasanayan ko na. Clara, ano pa nangyari? Bakit? Alam niya na yung totoo? Tsaka, ito ba yung diary? Hindi. Mabuti nga ka.
Hindi yung totoong diary na kuha ko eh. Kung hindi, check na magbabago na naman sa akin ng mami. Eh, anong dahilan? Hindi pa rin daw niya makalimutan yung ginawa sa kanya ng itay. Alam niya, kasabot pa rin ako. Akala ko ba pinatawad ka na niya? Pakitang tao lang yung Caro. Pakitang tao lang yun, tsaka pinalagpas lang yung okasyon. Pero ang totoo, galit pa rin siya sa akin eh. Sabi nga niya, hindi na raw niya ako mahal. Alam mo, Clara, hindi ako naniniwala kung hindi ka pumalimali. Babalik din ang pagmamahal sa iyo. Hindi naman ako papayag, Carol eh. Hindi naman ako papayag eh. Ituring niya ako ng ibang tao. Hindi pa to ang oras. Marami pa akong dapat gawin. Ano? Nandiyan pa ba si Miss Legree? Kaalis-alis nga lang eh. Umiyak na naman ang Chang. Nakakaawa naman si Aling Susan. Kung kailan pa naman nagtampo si Mara, tsaka naman may masamang nangyari kay Mang Gary. Sa tingin ko nga, Ate Karen, eh, merong alam si Ate Cheche kung nasan si Ate Mara. Tingnan mo naman siya, nagagalit-galitan siya pagka tinatanong natin kung anong balita kay Ate Mara. Hindi naman siya galit sa atin, ah. Napansin ko nga rin yun, eh. At saka parang takot na takot siya nung binanggit nating may masamang nangyari kay Mang Gary. Tapos bigla siyang tumingin sa loob ng bahay niya. Tapos parang ano, ayaw niya tayong magsalita? Nga, eh. Eh, baka meron siyang tinatago sa bahay nila. Baka si Ate Mara. Balikan natin siya bukas. Tapos, umasok tayo sa bahay niya nang hindi niya alam. Baka nga na doon si Mara. Sige. Pasensya ka na kung isa ako sa mga nagpapasama ng loob ni Mara. Alam mo, Eris, ayoko rin namang nakikitang nasasaktan siya eh. Kaya, tama nga siguro sinabi mo. Dapat ko na nga siguro layuan si Mara. Bakit? Maganda naman si Clara. Saan lagi siya tagapagmahala pa ng mga Del Valle? Ano pang hanapin mo? Gagawin ko to, hindi dahil sa sinasabi mo, kundi dahil sa pakiusap ni Mara at sa mga utang na loob namin kay Clara. Tama. Dapat tumulong ka ng utang na loob. Tsaka samantalin mo na yung pagkakataon. Dahil marami pang magagawa si Clara sa pamilya mo. Eris, ano ba nangyayari sa'yo? Tinutuya mo ba ako? Gusto lang at ang matauhan. Hindi bagay sa'yo si Mara. Nasaan naman yung mga inutil mong tauhan nung tambangan ka? Mautak yung tumira sa akin eh. Hinintay niya na mag-solo ako bago niya ako binuntutan. Professional? Eh di sana, bulak sana sa ilong ang pinapasak mo sa akin. Kung sana'y bumanat yun. Kita mo nga tama ako, the please lang. Alam mo, Gary, huwag kang masyadong pasisiguro.
Dahil hindi naman titigil yan eh, hanggang hindi ka napapatay. Hindi mo man lang ba siya nakilala o ano? Hindi na masyado mabilis ang mga nangyari. Kaputo ka na ganun. Buti na lang, dumating yung mga tao, kundi mas masama talaga ang nangyari. Wala. Katapos na nagkatakbuhan agad eh, ni hindi ko malanakit yung pagmumukha ng tao ngayon eh. Bukod ba sa akin, meron ka pa bang ibang pinaghihinalaan? Alam mo, hindi naman pumasok sa isip ko na gagawin mo sa akin to eh. Pero kung meron man taong gusto maglubog sa akin sa lupa, walang iba kundi mortal kong kaaway. Sino? Ang mga Del Valle? Sino pa? Pero alam mo, Lenita, naunahan lang yan eh. At lang mapapayo sa kanya sa susunod, huwag siyang pipikit sa susunod na putok. Dahil baka siyang umiyahe sa impyerno. Nagtataka si Clara kung bakit biglang pagbabago ng pakikitungo mo sa kanya. Kaya napilitan ako yung pagtapat na sa kanya ang totoo. Sinabi ko lang naman yung nararamdaman ko eh. Si Tert, naintindihan ko ang nasa sa loob mo, nararamdaman mo. Pero sino nga ba ang hindi nagalit o sumama ang loob? Pero gaya ng sinabi ko sa iyo, nagkataong anak siya ni Gary at naging sunod-sunod rin siya sa kabalbala ng kanyang ama. Alam mo, kung totoo nga na hindi ibang taong tinuring sa atin ni Clara, di hindi sana siya sumunod. Ang kaso, pinagbigyan niya yung walang kwentang ama niya eh. Kaya gusto rin niya. At ang ibig sabihin nun, pare-pareho sila, hindi sila marunong tumanong ng utang na loob. Eh, hindi mo ba maituturing na isang kahangalan lamang yun ni Clara, dala ng kanyang kabataan? Hindi. At kailangan matuto siya ng leksyon na dapat tayo ang mas pinapahalagahan niya. Si Tart, alam mo, sensitibo rin to si Clara. Eh, baka hindi kanya maunawaan kapag... Nako. I don't care. Basta ako, sasabihin ko kung ano yung nararamdaman ko. At ngayon, kung hindi niya matitiis yung sasabihin ko, well, malaya siya. Ano mang oras, pwede siyang bumalik dun sa pinanggalingan niya. Thank you.